Binagsahan naman po ng mga aplikante ang job fair na inorganisa ng DOLE sa iba't ibang bahagi po ng bansa. At may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Connie, isa lamang itong Quezon City Hall sa 10 venue ng job fair dito naman sa National Capital Region at nasa halos 35,000 na mga trabaho ang bakante at naghihintay para sa mga aplikante. Sa buong bansa, Connie, nasa higit 1,000 employers local and abroad yung may alok ng higit 200,000 na trabaho ngayong araw ng paggawa o Labor Day. 1,000 job seekers yung nakasalamuhan natin. Maaga silang dumagsa rito sa Quezon City Hall, bit-bit yung kanilang mga resume at syempre yung pag-asang makahanap ng trabaho. Bukod dun sa mga fresh graduates, skilled workers at yung mga may experience na nariyan din yung ilan sa mga senior citizen. Ako, may mga 59 years old, may mga 62 na nakausap tayo kanina na naghahanap pa rin sila ng oportunidad ng trabaho. Mahirap daw kasi yung buhay, Connie, at kailangan na mayroong pantusto sa araw-araw. Ayon kay Carlo Abella ng Quezon City Peso, problema pa rin ang job mismatch. Hindi tugma yung pangangailangan ng trabaho doon naman sa kakayanan nung nag-a-apply. At para matugunan ito, nagsagawa raw sila ng profiling para yung inimbitahang employers swak yung qualification doon naman sa mga hinahanap sa mga nag-a-apply. Kauumpisa pa lang kanina, Connie, ng job fair ay 6 na aplikante na agad ang na-hire on the spot. Ito ay para sa trabaho abroad. Paong mga sales personnel sila na meron ng experience dito sa bansa. Mas malaking sahod at syempre magandang oportunidad yung dahilan kung bakit nila gustong mga ibang bansa. Sa mga trabaho abroad, numero unong bakante, Connie, yung machine operator at yung mga service crew. Dito naman sa bansa, marami pang bakante sa business process outsourcing industry o yung call center. Ayon kay Chuck Peregrino, ang recruitment staff ng isang call center company, likas naman daw sa mga Pilipino yung pagsasalita ng Ingles. Karaniwang problema lamang daw, Connie, ay yung kumpiyansa sa sarili na makapagsalita ng maayos. Nagagamot naman daw ito ng mga trainings. May mga ibang kumpanya na hindi na kailangan ng resume kundi mag-fill up na lamang ng application form. Hindi raw kailangan sobrang haba ng resume basta nakalagay rito yung mga pinaka-importanting detalye tulad ng work experience, educational background, skills, contact information at iba pa. Mas maikli at mas malaman ay mas attractive daw sa mga employer. Connie, hanggang alas 4 pa ng hapon itong job fair dito sa Quezon City Hall kagaya ng iba pang mga job fair na simultaneously ginagawa sa iba't ibang sulok ng bansa. Syempre, hindi lamang mga taga Quezon City yung mga pwede mag-apply dito. Kahit galing sila sa iba't ibang mga syudad, basta bit-bit nila yung kanilang resume at willing sila na pumila at magantay nung kanilang kapalaran para sa trabaho, pwede-pwede nilang gawin yan. Samantala narito yung bahagi ng panayam natin, Connie, kay Carlo Abella, ang pinuno, ang head ng Public Employment Service Office nitong Quezon City. Ang ating mga employers ko kasi, gaya ng sinabi ko kanina, iba-iba qualifications sila. Kung office clerk, is definitely 4 years graduate. Sa wholesale retail po natin, may mga at least college level. Connie, importante din dun sa mga nag-a-apply yung isang tip. Siyempre, bukod dun sa maayos na resume, ay dapat maayos din yung kanilang pananamit para at least meron kaagad na impact dun sa mga employer, Connie. Yes, Steve, nabanggit mo yung talagang problema sa job mismatch na matagal na rin namang ipinananawagan, hindi ba, sa atin over the years na sana kung mag-aaral dun na mismo sa mga may mga nangangailangan na trabaho para mabilis sila makapasok. Sa ngayon ba, natanong mo dyan kung meron na bang nabawasan ba yung job mismatch o pareho pa rin yung percentage as compared to ilang years ago na kumbaga na nagsimulang mapanawagan ito? Medyo naibsan na raw, pero problem pa rin talaga, Connie, yung job mismatch. Gaya halimbawa ng mga trabahong alok dito, parang mga skilled workers yung hinahanap nila, lalo dun sa mga trabaho sa abroad. Pero ang sabi sa atin ng mga kinatawan ng DOLE, pwede naman daw ma-address ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga training sa TESDA. O di naman kaya, yung mga naghahanap talaga ng trabaho ay i-equip na mismo nila yung sarili nila. Tingnan nila yung parating mga hinahanap na trabaho at mula doon, iakma nila yung skill na pwede nilang aralin, Connie. Ano ba yung pinakapatok na dinadagsa ngayon ng mga aplikante dyan na klase ng trabaho, Steve, sa nakita mo? Connie, nakita natin kanina talagang yung mga trabaho abroad, machine operator, yun, nangangailangan ng skill. Pero nandoon din sa listahan yung mga service crew. Marami sa mga bansa sa Middle East yung naghahanap ng mga service crew. Importante sa kanila yung may experience. Dito naman sa bansa natin, bukod dun sa mga local na mga employers na syempre naghahanap ng mga office staff or clerk, numero uno pa rin yung mga kumpanya katulad ng business process outsourcing o call center na naghahanap nung kanila mga empleyado, Connie. Well, good luck na lamang sa ating mga aplikante dyan at maraming salamat sa iyong update sa amin, Steve Dailisan.